Okay guys, so ano nga ba yung sikreto para maging successful tayo sa ating online business or online affiliate program na sinalian? So ang sikreto lamang dyan guys ay napakasimple. The secret is in the list. Okay, so ano nga ba yung list na yun? Ang list na yun ay yung dami ng taong nag-opt-in doon sa capture page mo na kinokolekta mo yung mga email nila. The more email na nakolekta mo, mas malaki yung chances mo na maging successful yung business mo online. Kasi, halimbawa kung nakapture ka ng 10 at umasa ka lang sa 10, wala yun. E paano kung ayaw ng 10 yun? So, ang kailangan natin dito ay volume. New numerals or number ang kailangan natin. Number game kasi yung pag-business or pagsali sa affiliate program. So, dapat marami kang connection or marami kang contacts na magagawa. So, with that said, meron akong ituturo sa inyo kung paano makapag-capture ng mga email gamit ang isang libreng tool na tinatawag nating system.io. So panoorin natin to. Sa video ito ay tuturo ko sa inyong paggamit ng system.io sa paggawa ng sales funnel. Ito ay makakatulong sa inyong affiliate marketing at pagbebenta ng inyong sariling produkto. Pagtapos panoorin ng video ito ay matututukan ng gumawa ng sarili mong sales funnel na pwede mong i-edit at pwedeng kumolekta ng list na kailangan mo sa iyong online marketing. Makikita natin sa system.io na pwede tayo mag-create ng ating sariling sales funnels, send marketing emails, at pwede tayo mag-build ng website. So, tara na, panoorin natin ang tutorial. Okay, unang-una pumunta tayo sa system.io website. So, ayan, ilalagay ko rin description sa baba. And I promise you na ibibigay ko yung best ko para turuan kayo sa tutorial na to. So unang-una sa lahat ay ilagay natin ang ating email dito sa box na nakalagay dito na enter your name and email address. And of course, pagkatapos nun, mag-sign in na tayo. Pagkatapos mag-sign in ay makakapasok ka sa dashboard ng system.io. Kadalasan dito dapat mag-decide ka kung magbebenta ka ng sarili mong produkto o produkto ng iba o tinatawag nating affiliate sales. So kadalasan sa mga baguhan, ang system.io ay ginagamit sa paggawa ng list o list ng mga taong magiging customer mo later on. Dahil ang paggawa o pagbebenta ng sariling produkto, medyo komplikado ang setup nito. Pindutin natin profile, then pumunta tayo sa settings. Pagdating sa settings, pumunta tayo sa payment gateway. Dito pwede mong i-connect ang Stripe, ang PayPal, at iba pang other means ng pagtanggap ng payment. Kung hindi ka naman magbebenta ng sarili mong product, ay hindi mo na kailangan gawin ito. Okay, so pag nag-decide ka na hindi magbebenta ng sarili mong produkto, ay puntutan mo na ang funnels para gawin ang una mong funnel. Pindutin ang create. Okay, so papangalan natin ang ating funnel ng YouTube tutorial. Ito namang funnel domain ay pwede kang mag-connect ng personal domain mo o kaya naman ay pwede mong gamitin ang domain na binigay ng system.io. Habang hindi ka pa bumibili ng sarili mong domain ay pwede mong gamitin ang default domain na may extension na system.io. And sa ganitong pagkakataon, kailangan mag-decide ka rin kung ano ang goal ng iyong funnel. Kung magbebenta ka ba or magko-collect ka lang muna ng iyong list building. Okay, since tayo nagsisimula pa lamang, i-click natin ang build an audience. So ngayon, magagamit din natin to sa pagbebenta ng mga affiliate products. I-click natin ang drop down at palitan natin ang currency into US dollars. At pagkatapos nun, ito ay ating i-save. Pagtapos mong ma-save ang iyong funnel ay dadalhin kayo sa home. Makikita mo siya dyan. Makikita mo dyan, YouTube tutorial. At initially, bibigyan kanya ng squeeze page at thank you page. Makikita mo yan sa iyong back office. Sa video ito, ituturo ko sa inyong paggawa ng funnel sa pag-collect ng inyong email list at kung paano magpadala ng email sa list na nakolekta mo. Bilang starter, ang mag-collect ng list ang pinaka-basic na pwede natin gawin. Makikita mo sa kanan mo ay ang mga template na pwede natin gamitin sa pag-build mo ng list. Pwede mo rin itong i-scroll down para makita mo pa ibang mga design na naaangkop sa iyong business na gusto mong gawin. Since ang goal natin dito ay mag-capture ng email, hanapin natin yung template na meron siyang
email capturing, yung nakalagay na enter your email here. So yun yung pinakamadali natin gawin sa ngayon. Napakaraming napakagandang template design ng system.io. At pwede mong hanapin kung ano yung gusto mong gamitin. Pwedeng simple o kaya naman yung mga bagay na pwede maangkop sa yung website kung meron kang sariling website. So sa ngayon, hahanapin natin yung pinakamadaling example na pwede natin ipakita sa ating tutorial na ginagawa sa araw na to. Okay, check natin tong isang to. I-check natin yan at i-navigate natin. So yan, medyo simple lang pero okay naman siya. Scroll mo siya para ma-navigate mo siya. And later on, pwede mong i-delete yung mga element na hindi mo kinakailangan. So, nagustuhan ko na to, kaya i-click natin yung select. Kung nakapili ka na, ay bigyan natin ng pangalan inyong napiling squeeze page. So, sa ngayon, papangalan na natin tong YouTube. At pagkatapos niyan, i-click natin ang save para ma-save natin ang ginawa nating squeeze page. Pagtapos natin ma-save ang ating squeeze page, ay pumunta tayo sa edit page. So, dadalhin tayo sa environment na to. So, makikita mo dyan, pag i-hinover mo ang mouse sa bawat element niyan, ito ay magkukulay orange. So, iilaw yan. So, lahat ng makikita mo dyan sa mga yan, pag umilaw na ganyan, ibig sabihin yan, editable ang mga element na yan. For example, gusto nating edit ang window na to. Edit natin yung kanyang text. Yan, i-hover lamang natin at i-highlights natin yung text at pwede na natin itong ma-edit. Okay, for example, gusto mo kung mag-promote ng product ng loose and gain weight sa pamamagitan ng isang smoothie, ang gagawin ko lamang ay tatype ako dyan sa window na yan. At pwede kong gamitin dun sa taas yung bar dun na kulay blue, yung pang-edit natin mga font or mga texts natin, o kaya naman yung window dito sa kaliwang portion ng ating dashboard. Mag-experiment ka lamang sa pag-edit ng yung mga kumbaga, nang gusto mong baguhin sa iyong squeeze page. And basta, ikot-ikot ka lang. Experiment. Ganun yung gawin mo. And para masakto mo kung anong gusto mong appearance para doon sa kalalabasan ng iyong final squeeze page. Pwede mo nitong mabago ang text height, ang line height, ang letter spacing, ang margins. Nang lahat ng ito ay makapagko-contribute sa ikagaganda at kalalabasan ng itsura ng iyong magiging squeeze page. So, bali free ka na umikot-ikot dyan, mag-experiment kung anong gusto mong gawin para manabigate mo ng gusto, kung anong nararamdaman mo na aangkop dun sa ginagawa mong project. So, experiment mo lang siya, kahit ano dyan, mga slider dyan, mga line height, mga margins, gawin mo lahat. At actually, pwede mo rin itong matest sa kung anong magiging itsura nito sa mga mobiles or sa desktop. So, pwede mong gawin to. Magandang experience na paglaruan natin kung ano yung kalalabasan nito sa mobile o sa desktop para at least makita ng customer kung ano yung naangkop para sa kanila. Okay, so i-try natin i-customize itong ginagawa natin yung squeeze page. Okay, so i-evaluate natin yung mga element niyo. So, tignan natin halimbawa to, ayaw natin itong logo na to. So, hover lang natin, then i-move natin doon sa bin. So, sa kabila naman, tignan natin, i-hover din natin yung mga menus doon. So, kung ayaw natin, i-hover lang uli natin, then hanapin natin yung trash bin uli. Okay, so ngayon natanggal na natin yung mga ayaw nating elements. At pakiramdam natin di pa angkop yung text. Pwede natin pindutin yung text. Ayan, at i-adjust natin yung ating margin sa pamagitan ng slider. Pakanan o pakaliwa para ito ay may ayos natin sa tama. Okay, so nasa sa iyo kung paano mo i-customize yung gagawin mong squeeze page. So punta tayo dito sa section na to na i-capture natin kanila mga email. Pwede mong palitan yung sign up free ng enter your email to learn how. So ayan, to learn how to lose weight. So depende sa iyo. So pwede ka rin halimbawa magbigay ng mga free e-books na gusto mong ipamigay sa iyong mga customer. Okay, so mukhang mababa ng konti yung ating opt-in page. Kaya i-adjust natin. So ang gawin natin, pumunta sa text at pumunta tayo dun sa margin. Bawasan natin ng konti. Ayan, i-adjust natin para maging tama yung kanyang itsura. So ayan, medyo okay na siya. Okay. Okay, so pwede rin natin center instruction para sa pag-opt-in ng kanilang email. So meron na rin tayong yung name natin dyan at yung ating email. And then meron na rin yung text para sa ating button.
So gagawin natin napakasimple lamang na squeeze page na to. Kaya yung mga hindi natin kailangang elements ay pwede natin nung i-delete. So hanapin lang natin kung yung mga ayaw natin ilagay dyan at i-delete na lamang natin to at i-maintain na simple yung pagiging simple ng ating squeeze page. I-evaluate na lamang yung mga margin, gumawa ng adjustment kung okay na siya para at least ma-save mo yung final design ng iyong squeeze page. Kung gusto mo na magdagdag ng element ay hilahin mo lamang element mula sa kaliwa. Alimbawa yung video ang gusto mong idagdag, hilahin mo lang at drag ito sa kanan. Pagtapos mo ay pwede mo itong ipintuntin at pwede mo itong i-customize at ilagay ang kanyang link. Napakarami ng pwede nating magawa sa system.io. Pwede tayong maglagay ng mga customized videos, pwede tayong magdagdag ng mga columns, pwede tayong maglagay ng form input. Pero sa ngayon, mag-concentrate muna tayo sa email capture page. Halimbawa naman ay gusto mo i-capture ang kanilang phone number, ay pumunta ka lamang sa form input, i-drag and drop mo lamang ito, at pagtapos nun, palitan mo ang type sa phone number at pwede mo nang ma-capture ang kanilang mga phone numbers. Pero for now, sa tutorial na to, ang goal lang natin ay makakuha ang kanilang mga email. So, alisin natin yung phone number na element at mag-stick tayo sa pag-capture ng mga emails. Dahil yun yung pinakasimple at pinakamadaling gawin para at least hindi mahirapan ang in-invite mong customer. Ang next naman ay pipindutin natin ang button na get started. At after that, ay pupuntahan sa send form at idadirect tayo niyan sa kung nasaan yung link na pupuntahan, halimbawa, ng ibibigay mong free ebook. Ang next naman natin gagawin ngayon ay isisave natin ang mga changes na ginawa natin. Then, pwede na natin i-preview yan. Makikita natin ang preview katulad niyan nasa screen natin ngayon. The best smoothies diet for weight loss, sabi niya. And then, ayan, mag-adjust tayo ng konti. Adjust natin yung kanyang margins. Ayan. Then, save natin. And then, i-preview natin uli kung okay na yung ating ginawang squeeze page. Okay, so yung next step natin ngayon ay pupunta naman tayo doon sa thank you page. Yan yung i-edit natin. Pwede mong ilagay dyan na thank you for your email. Thanks for signing up. Okay, so pwede mong ilagay din dyan yung link papunta doon sa iyong free ebook na ibibigay sa kanila. Or just simply say thank you. Okay, so ang next step naman natin ngayon ay kukuha tayo ng template para sa ating thank you page na pwede natin i-customize. So, edit page natin to at ayos natin ayon sa ating kagustuhan. Pwede rin natin tong lagyan ng video kung gusto natin. Pwede nating bangkitin sa video na maraming salamat sa inyong pag-subscribe. So, pwedeng-pwede mong gawin kahit anong mong gusto na customization para dito sa ating thank you page. Hindi ko na ituturo yun dahil ito ay napakasimple lamang. Mag-stick na lang tayo dito at i-save natin yung ating changes. Okay, so yung next move naman natin ay ang pag-collect ng ating email list. So, pupunta tayo dyan, ilagay natin yung ating pangalan at email, then i-click natin yung get started. So, ayan, maglagay tayo ng sample email and then i-click natin uli. Ayan. Okay, so pagtapos natin enter ng ating email ay idadirect naman tayo nito sa ating thank you page. And after that, ang gagawin natin ay i-set up natin ang email automation natin. Kadalasan ang iba ay tumitigil na sila sa process na to, sa puntong ito. Pero ang reason kung bakit tayo nagbibuild ng list ay para later on ay magamit natin ang list na to at makapag-follow up uli kung may ipopromote tayong produkto in the future. Okay, so yung next step natin ay pindutin natin yung email and then pindutin natin yung campaign para at least makapag-send tayo ng email dun sa mga naipon nating list dahil ito yung talagang purpose natin. So ngayon, i-click mo yung create. Ayan, papangalan natin ulit itong YouTube and then i-save natin to. Okay, so pagtapos natin masave ay i-click lang natin ito at i-create na natin. At yan, pwede na tayong magsulat ng una nating email. Yan. Pwede natin ilagay sa subject line na here's your free bonus. O kaya ilagay natin dyan ang here's the number one trick in losing weight. So, anything na relevant dun sa pinopromote mong product o kaya dun sa pinopromote mong product ng iba. Ang pagsusulat mo ng email ay depende sa niche mo na ginagawa o pinopromote o depende sa linya na pinopromote mo. Pagtapos nun ay dadaling kanya sa environment na to at dyan pwede mo nang isulat yung first email na gagawin mo. So, ayan.
Okay, so yung system.io automatic na pinipick up yung name na nilagay nila sa kanilang mga emails dahil dun sa dalawang curly braces na yun. So hindi mo na kailangan isulat yung name nila. Ito ay automatic na napipick up. At from there, ayan, pwede mo nang isulat yung mga email at ipromote at sabihin yung details ng product na binipromote mo. Okay, pag naset mo ng email mo ay pwede ka mag-highlight ng kahit anong word doon at pwede mong i-connect to sa outside link ng product na iyong pinopromote at idadirect kanya sa website na kung ano ang pinopromote mong produkto. Okay, so matapos mong gawin ang iyong email ay pwede mo na itong i-save at pwede mo na din itong i-send. Pwede mo itong bigyan ng delay, pwede mong i-send right away, delay ng 1 hour, 1 day, depende kung ano yung setup na gusto mong ipadala dun sa timing ng pagpapadala mo ng iyong email. Okay, so pag may naglagay ng email sa ating opt-in form, ay automatic na ma-activate ang ating email response. So, ang gagawin mo naman ang next ngayon ay mag-create ka ng different email na pwede mong ipadala sa kanila sa loob ng 10 araw. At yun ay in sequence na mapapadala sa kanila. So, paano natin isi-set yung sequence? So, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa automation, pipindutin natin ang rules, i-click mo ang create, then i-click mo ang trigger, then pindutin mo ang funnel step form subscribe. Okay, kaya pag may nag-subscribe sa ating tutorial, mapupunta to sa ating squeeze page na named YouTube. Then after that, magsasend tayo ng another email campaign, papunta naman doon sa ating YouTube na email campaigns. So, ganun yung magiging sequence. Ngayon, isave natin ang rules. Punta tayo sa funnels at i-click natin ang YouTube tutorial. Make sure na sa YouTube page ka and then i-click mo yung automation rule and then i-click mo uli yung funnel step form subscribe. Kaya pag may nag-subscribe sa atin ng kanilang email, ay dadalhin sila dito sa ating email campaign. Okay, so just to make a summary, pag may nag-opt-in dito sa ating funnel na to, so napakasimple na mangyayari. Maglalagay sila ng email nila dyan and then masusubscribe sila dun sa ating email campaigns para at least updated sila palagi. So ganun lang kadali yon. Okay, so once na-subscribe sila dun sa campaign na yon, ay masusubscribe din sila dito sa email campaign na to. So tignan natin kung everything is okay. So i-check natin. Okay, so punta tayo sa funnel, view funnel, and then ilagay yung pangalan dyan for testing. Make sure na nakakapture nyo yung inyong email ng maayos and then i-click nyo yung get started. Paalala pala, dapat valid yung email na ilalagay nyo or else madedetect nya na hindi valid yon. So make sure na nakapture nyo yan and tulad ng dati sabi ko, i-click nyo yung get started. Makikita nyo naman na successful yung pagpapadala pag lumabas yung thank you page na yan. So ganyan yung makikita ninyo. Then i-click nyo yung contacts, then contacts uli. Then click mo ang email, then ang campaigns. So, pag nag-load yung campaign, makikita mo yung email na pinasok mo dyan kanina. So, may email na isa dyan. So, ang ibig sabihin niyan ay may isa ka ng subscriber. Yun nga yung pinasok mo. Okay, yung sequence ng email na ginawa mo ay maaaring pumasok ka agad o kaya after 1 hour or after a day. Depende yun sa sinet mo dun sa automation rule mo kung kailan papasok yung email na ginawa mo. Okay, so dyan nagtatapos yung ating tutorial. I hope may natutunan kayo sa ating tutorial today. Please subscribe pag di pa kayo nakasubscribe. And please always support our channel. Thank you very much and God bless. See you.